Kayo po ba mga bossing ko yung nakaranas na nagbigay ka pero masama ang inyo pong loob? Asya mga bossing ko, may mga ganyan talagang pagkakataon na parang kasi kailangan mo rin. Parang no choice ka dahil ang taong ito ay malapit sa inyo at hindi pwedeng hindi mo bibigyan at maaaring naaawa ka or kaya po isasama ang loob ng taong ito. May mga pagkakataon ganyan kasi naranasan ko na rin po yun. Pero yun yung pagkakataon na kailangan mo din. Hindi mo lang siya mapahintian mga bossing. Ngayon po, kapag may mga ganyan sitwasyon dahil maaaring hindi ka suswertihin kung masama ang inyo pong loob mga bossing. Kaya mas mainam mga bossing ko kung hindi mo kaya na pawalan ang taong ito, mas mainam kung ano ang kakayahan lang po ninyo, yun lang po ang ibibigay ninyo. Kasi ang masaklap po niya mga bossing ko, magbibigay ka pero parang kumbagay aaray naman ang bulsa ninyo at kailangan mo rin ng pera, lalo-lalo na kung meron ka ng mga maintenance, may mga pangangailangan ka din, tapos kumbaga nakikita mo naman ang taong ito ay hindi nagiging masugasig sa buhay kung ikukumpara sa inyo na masipag ka. Ngayon, basta mas maganda magbigay ka ng ayon lamang sa inyong kakayanan. Kasi once na ikaw po mga bossing ko ay nagbigay pero masama sa inyong kalooban dahil parang hindi mo lang siya mapahindian, wala rin blessing na darating po noon. Maaaring una, baka hindi niya ipagpasalamat din po ito kasi parang masama ang loob ninyo. Pangalawa, walang swerte na darating kasi maaaring yung pagiging masama na loob po ninyo dahil binigyan nyo nga po siya at parang mabigat sa inyong kalooban, yung pa mga bossing ko, imbis na swerte, maaaring ma-reverse po yun, negative. At kaya mas may na mga bossing ko, bago ka magbibigay, yun talagang kakayahan nyo na mula sa inyo pong puso kasi maganda yung mula sa puso talaga yung nagbibigay ka na talagang yun lang talaga yung makakaya po ninyo. Yun po mga bossing ko, pansinin nyo po, halimbawa, walang-wala ka ngayon. Tapos may tao na nangingi sa inyo ng tulong, basta kahit magkano lamang, yung kakayahan nyo lamang, yun ang inyo po itunulong, mas mabilis din po ang blessing na dumarating. Basta mula sa puso ang pagtulong mga bossing. Pero kung yan po ay bukal sa inyo pong kalooban na parang ayaw po ninyo mga bossing ko, nako, i-stop mo muna, huwag ka munang tumulong at talagang sabihin mo kung ano man yung mga pagsubok mong pinagdadaanan kesa sa mga tumutulong ka pero masama naman po yung loob. Kapag ganun, hindi yung swerte ang darating po sa inyo. Asahan nyo na marami pa rin mga pagsubok na darating or imbis na swerte, maaring kahirapan ang maaring inyo pong mata mo or kaya lalong mawawala ng pera. Maraming mga pagsubok din na darating na kakulangan tungkol sa usapin ng pera. Kaya mas mainam kung ikaw ay tutulong mula sa inyo pong puso, bukal sa inyo pong puso para po ang blessing ay tuloy-tuloy. Para po yung blessing mga bossing ko ay maramdaman nyo kaagad na may mga biglang blessing na dumarating. Ang pagtulong ay talagang napakaganda. Yan po yung maswerte po yan once na ikaw ay may tinulungan. Pero yan po ay hindi swerte kung mabigat sa inyong kalooban. Kaya kailangan, kung gusto yung tumulong, talaga namang kayo po yung palabigay na tao, mula sa puso at kung ano lang yung kakayahan para ang blessing ay tuloy-tuloy po sa inyo.